Kumusta mga ka-hunter? Sa video ito ay pag-usapan natin ang 10 pinakamalakas na characters ng Hunter x Hunter. Pero bago ang lahat, kung gusto mo ng ganitong video, make sure to subscribe to my channel at hit mo na rin ang bell button para updated ka sa next nating mga video. Pang-sampo, Hisoka Moro. Pinakatuso at mapaglaro na karakter ngunit sobrang lakas. Ang kanyang nen ability ay bungee gum, na may katangian ng goma at gum na kaya niyang idikit sa isang bagay o tao kung kailan niya ito gusto. Kaya niya ring ayusin at palitan ang bahagi ng kanyang katawan kung ito ay mapinsala sa isang labanan sa pamamagitan ng isa pa niyang kakayahan na kung tawagin ay texture of surprise. Pang-siyam, Selva Zoldyck. Bilang kasalukuyang leader ng Zoldyck family, siya ay tinagurang pinakamapanganib na assassin sa Hunter x Hunter. Katulad ng kanyang anak na si Killua, si Silva ay immune din halos sa lahat na nakamatay na lason. Kung titingnan natin ang kanyang nen ability, si Selva Zoldyck ay isang emitter at transmuter at may kaalaman din sa enhancer. Sa pamamagitan ng kanyang nen ability, kanya rin gawing malaking orb ang kanyang aura na kayang pumatay at sumira ng kahit anong bagay at kalaban. Pang-8, Krolo Lucifer. Bilang isang leader ng Phantom Troop, si Krolo ay isa sa pinakamalakas na karakter sa Hunter x Hunter. Si Krolo ay specialist na kayang magnakaw ng abilidad ng isang tao sa pamamagitan ng isang libro, na kung tawagin ay Bandit's Secret. Sa laban niya kay Zeno at Selva, hinay niyang depensahan ang kanyang sarili kahit na sobrang lakas ng kanyang kalaban. At siya ang pinakaunang tao na sinugatan ng malubha at pumatay kay Hisoka Moro. Pang-7, Poof. Si Poof ay isa sa mga Royal Guard ni Merowim. Siya ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Sa maliit na oras at panahon, siya ay nagkaroon ng napakalakas na aura output na kayang higitan kahit ang lakas ni Netero. Siya rin ay may malakas na pangangatawan at kayang tumakbo at lumipad ng napakabilis. Isa sa mga kayahan ni Poof ay ang scale dust na kayang manghipnotismo at kanya rin gawing camera ant ang isang tao. Isa sa pinakatanyag niyang kakayahan ay ang kakayahang gumawa ng napakaraming kopya ng kanyang sarili. Pang-anim, Yupi. Kung pagbabasihan ang kanyang panlabas na anyo at kapangyarihan, si Yupi ay malintulad natin sa isang halimaw. Hindi katulad sa ibang human camera ant, siya ay kombinasyon ng camera ant at magical beast. Nang dahil dito, mayroon siyang kakaibang kakayahan na kayang baguhin ang kahit alinmang bahagi ng kanyang katawan. Kaya niyang padamihin ang kanyang mata at kamay na pambihira sa isang camera ant na nilalang. Sa labanan, kaya niyang ipunin ang kanyang aura at gumawa ng isang malaking pagsabog na kayang lumipol sa kanyang kalaban. Pang-5, Neferpito. Sa tatlong Royal Guard, hindi mapagkailang si Neferpito ang pinakamalakas sa kanila. Siya ay may napakalakas na aura na kahit ang isang malakas na hunter ay matatakot dito. Ang kanyang nen ability ay kayang magpalabas ng isang puppet na kayang magpagaling ng sugat sa pamamagitan ng advanced na operasyon at kaya din itong kontrolin kahit na sinong gusto niyang kontrolin. At ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Neferpito ay ang kakayahang kontrolin ang kanyang katawan kahit na wala na itong buhay. Pang-4, Gonfreak's Adult Form. Sa batang edad ni Gon, kaya niyang ikontrol ang isang napakalakas na aura. Isa sa pinakamalakas niyang technique ay ang Jajankin. Sa pagkakahuli at pagkamatay ni Kite, si Gon ay kinain ng pangakong maghiganti, kung kaya't nagbago ang kanyang personalidad at pati na rin ang kanyang aura matapos kumprontahin nito si Neferpito na siyang pumatay kay Kite. Gumawa siya ng isang nen contract na nagparagdag lalo sa kanyang lakas. Sa pagsakripisyo ng kanyang life force at dahil na rin sa pambihirang talento, lumaki at lumakas ang kanyang aura. Sa kanyang adult form,
Siya ay nagkaroon ng napakalakas na kapangyarihan na kapantay sa Ant King na si Meruim. Nang dahil dito, ay natalan niya si Neferpito sa pamamagitan lamang ng 2 suntok. Pangatlo, Meruim. Bilang isang pinnacle of evolution o nakakataas sa ibang lahi, at kauna-una ang karakter na tumalo kay Netero. Hindi may pagkailang si Meruim ang isa sa pinakamalakas na karakter sa Hunter x Hunter. Siya din ay may napakalakas na Nen Aura, na kahit si Netero at Zeno ay nakaramdam ng takot dito. At isa sa kanyang kakayahan ay ang kakayahang kunin ang lakas ng kanyang kalaban, sa pamamagitan ng pagkain sa laman nito. At bukod dito, si Meruim ay mayroong napakalakas na katawan na kayang lagpasan kahit ang zero hunt technique ni Netero. Pangalawa, Jinfrix. Isa sa pinakamisteryosong karakter sa Hunter x Hunter. Sa manga, hindi pa ipinakita ang sukat at lakas ng kanyang kapangyarihan. Ngunit kung pagbabasan natin ang kanyang pinakitang abilidad, sapat na ito para sabihing sobrang lakas ni Jin. Isa sa pinakita niyang abilidad ay ang natural na talento ng pagkopya ng kapangyarihan ng ibang tao. Isa pa sa pinakitang abilidad ni Jin ay ang foreseen, na kayang humula ng hinaharap. At ang una sa ating listahan, Isaac Netero, Prime Form. Sa kanyang panahon, sinasabing si Netero ang pinakamalakas na hunter at nen user sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang 100 taong edad, kaya pa rin niyang sabayan ang lakas at bilis ni Meruim. Ang kapangyarihan ng kanyang nen ay ang tinatawag niyang 100 Type Guanyin Bodhisattva. Gamit ang kapangyarihan ito, kaya niyang umatake ng 1,000 na beses sa loob lamang ng 1 minuto. Ang pinakamalakas na technique niya ay ang Zero Hand of Guanyin Bodhisattva. Sa technique na ito, ay gagamitin niya ang lahat ng kanyang life force para makagawa ng isang malakas na aura na kayang sumira at mamatay sa kanyang kalaban. At yun po ang 10 malalakas na karakter sa Hunter x Hunter anime series.